Let's see po, perfect timing lang doon, perfect project din po, and tingnan po natin, viva, baka naman, charot. To be honest po, yung character ko is just a special guest lang po sa movie na to. But malaki yung impact niya with sa magiging decision ni Tita Alma sa film. So I think my character is important din kahit maitli lang yung scene ko here. And ako rin yung may pinakamahaba na pangalan dito. So I play the role of Maria Flor de Liza Paz de Acuña. So yun. May kodigo ako kasi hindi ko siya ma-memorize. And working with Direk, it's actually my first time working with Direk. At first of course, kapag meron ka naman bagong katrabaho, it's normal na you feel nervous around the, those people, ganyan. Pero with si Direk, hindi ko rin alam kasi na grabe pala yung sense of humor ni Direk. Na for me, it's important, especially making a comedy film. So dapat komportable sa lahat ng tao, sa paligid, very light yung set. So yun. And I'm super grateful na I had the chance to work with Direk. With Ayana, with other cast, wala. Si Tita Alma lang yung ka-eksena ko sa scene. And it's really, paano ba? For me kasi... Ano ka ba? Best friend ka ba dyan ni Alma? Best friend hindi ka ba po. Dyan ni Alma? Hindi po eh. Ayoko kasi i-spoil eh. Mas-spoil ko na direct. Siya, surprise character po siya. Oh, wag na lang po muna. Abangan po nila yung character ko dito. But working with Tita Alma po, kabado po ako. But every time na may ka-exena akong veteran actors po, for me, it's a pleasure kasi pag may ka-exena ka pong veteran actors, very giving sila with the scenes eh. Very generous sila. So, may natututunan po ako. So, yeah. Very thankful po. So, yun po. Parang you lost a lot of weight since I last saw you dun sa movie ni Wilbert Ross. 5-in-1 po. Parang mas mataba ka dun. Mas mataba ako sa 5-in-1. Parang I gained weight. Parang baliktad po. Ganun ba? Yes po. Parang mas mag-gain ako because of the holiday. Nung December, I really enjoyed myself. So, for me, struggle ako ngayon. Thank you po. Let's see po. Perfect timing lang doon. Perfect project din po. And... tingnan po natin. Viva, baka naman. Charot. thank you po. Salamat po. Oh, sana nga ma-launch ka na soon. Thank you po. Andrew. Ah, yes. Oh, may sinasabi yata si Derek. Ang galing po kasi talaga ni Debbie. Ang galing siya talaga. Naka-excel na lang po siya sa pelikula pero markado po pag napanood. Okay, yakta ako. Love na love ka din, Derek. Thank you. Oh, gawa mo na siya ng launching movie, Direk. Ayan. Ayan na, Direk, ha? Alam mo na. Most of the time kasi etchos lang yung size doesn't matter. Kasi normal na may fascination yung tao with sizes, you know. So kayo ba, personally, ano yung perception nyo with being that, being big? For me, doesn't matter naman po the size. Yun, as long as, kung tama po yung naisip ko sa tanong mo. kung mahal mo naman po yung tao, diba? Yung mga isiset aside mo yung mga ganong bagay. So, yun. Sobrang safe. Thank you po. Ituloy mo yun, Debs, yung kung tama kayo, ano? Hindi.
kami po, wala naman pong masama siguro, as long as you're happy with the result and pera mo naman yung ginamit mo, hard-earned money mo naman yon, and hindi naman siya makaka-apekto sa personal as a character mo, I mean, sa ugali mo, diba? Makakapag-boost lang ng confidence mo, ganyan. And, yeah, wala ka namang, I mean, walang masama. Okay, anong body part kaya? Ang gusto ko magpalaki ng puwet. Char, medyo joke lang. Okay lang po. Hindi, joke lang po. Mag-gym nga po ako after neto eh. Para ano. Okay. Para hindi na gumastos. Ako, mahirap po yung tanong kasi marami po akong iniidolo na mga veteran. Yung mga bigla mo maiisip? Sino? Siguro po, may una kong maiisip kasi po, in terms of acting po, siguro si Miss Vilma Santos po talaga. Opo, pero gusto ko rin po si, ano eh, si Miss Maricel. Ang dami ko pong naiisip ngayon. Tapos po si Miss Dawn Zulweta kasi 'di ba timeless beauty. So 'yun, at lahat po sila napakagaling na mga artista.